Guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, another review product na naman tayo. Ayan, ito naman talaga yung purpose ng YouTube channel ko, kundi ang mag-review ng product para sa inyo. So, ang ating review is itong bleaching whipped cream ng K-Beauty, and I think this is the new packaging. In-order ko siya sa Shopee, and ilalagay ko lang sa description box yung link kasi nabili ko siya sa store kung saan maraming reviews, maraming feedbacks, ayan. And I think dun sa store na pinagbilihan ko nito is umabot siya ng 20 na purchase this ng product na to, or mga nasa 15,000 ang nag-purchase ng product na to dun sa mismong shop or store na nabili ko sa pinagbilihan ko sa shop. So, as you can see guys, kahapon lang siya dumating and naka-sealed pa siya. Ayan. Talagang hindi ko muna siya trinay kasi gusto kong i-try dito mismo. So, eto guys is my QR code siya. And itatry natin siya dito sa aking iPhone XX Plus. And eto siya guys. Itatry lang naman natin kung i-effective pa or hindi. So, ayan. 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 Diba nag-scan? So, ayan siya guys. Oh! Nag-direct siya guys sa mismong Facebook page ng K-Beauty, which is ito. Ayan, nakikita naman siguro guys. And I think this is legit. Kung interested kayo guys dito sa product, ilalagay ko sa description box below. So, before that, titest muna natin siya if maganda pa talaga siya or hindi. So, i-unboxing na natin siya. Ano yung unboxing? I-tatanggalin na natin siya. Ayan, so, dikit ko na muna siya. And ito. Ang bango. Oh, ganyan siya guys. So, para siyang whipped cream. What? Bro, what are you talking about, man? Kasi nga, bleaching whipped cream. So, yung consistency. Ayan. Ayan siya guys, oh. Oh, diba? Nakikita niyo naman. Legit kaya ito? I think sana legit itong nabili ko guys, ah. So, kasi ang sabi nila is may mga beads. So, itatry na natin siya guys dito. Okay. So, ayan yung kamay ko, guys. Ayan, ayan. Okay. Oh, ayan. Oh, pantay na pantay, ha? Pantay na pantay. Lightning lang yan. Oh, ayan. Pantay na pantay, guys. Okay? So, dito ko lang siya i-test. Napadami ata yung lagay ko. Masyado siyang, thick. Ayan, oh. Oh, 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 oh. Panis. Oh, oh, oh. Ay! Nahulog siya sa unan ko. So, ayan. Diba? Kahit alog kasi ako ng alog eh. So, dito ko na siya pinahid guys ha. Wala akong nararamdaman na beads. Which is yun yung na napanood ko na kailangan may mga beads siya guys. Pero thick siya guys ha. Ayan siya guys ha. So, ayan. Oh. So, ilileave ko lang siya guys ng 20 or 15 to 20 minutes. Yun ang mga sin usually na way para mas masyadong mag mababad yung ating yung product sa ating skin. So hanggang diyan siya guys. Okay, hanggang diyan siya. So I let you know guys if tapos na, and babalawan ko rin siya after na 15 to 20 minutes. So see ya. Bye-bye. So, ayan guys, update ko lang din kayo. So, binabad ko pala ang aking kamay ito ng 30 minutes. And, ayan yung difference.
Hindi nyo siya masyado makikita, pero may may konting changes naman. And if nagtataka kayo guys kung bakit ganito pala yung packaging niya, so sorry na mali ako dun kanina sa may part ng introduction ko sa vlog ko na to. And this one pala is cream siya. So yung tinutukoy ko pala na bakal or metal yung cover is yun pala yung bleaching whip scrub. Yung may exfoliator effect, yung may beads. And this one pala is cream lang siya. So which means is wala siyang scrub, wala siyang mga beads kineme effect. So it's good pala for preggy, ayan. And pwede rin siya sa face, sa kilikili, sa singit, and sa puwet. So, I'm not going to try this product sa aking face. As you can see naman, masyadong sensitive ang aking mukha. Bango pala siya, guys. Ayan, ito nagustuhan ko sa kanya upon opening the parcel nung na-receive ko siya kahapon. Upon opening sa parcel po, amoy ko na agad na mabango siya. Alam niyo, amoy ng Victoria's Secret. And kahit guys na nababad siya sa ating kamay, ayan, as in, kumakapit yung amoy. And up until now, meron pa rin siya, guys. Grabe yung amoy niya. Parang Victoria's Secret talaga. Ayan, no, hindi siya nagda-drop. Kasi ang consistency niya is, napakita ko naman na sa inyo, guys, kanina. Medyo malapot siya na may pagka-thick. Hindi naman siya as in thick na thick. And advice ko lang din pala, guys. Pag naglagay ka ng product, kahit hindi niyo siya masyadong kapalan, basta i-leave niyo lang siya dyan. Hindi niyo na kailangan doblihin pa. Kasi, ang napansin ko dito, guys, nung binabalawan ko na siya, hindi sapat yung tamang ganyan lang na matatanggal na. Kailangan talaga guys kapag nakapalan nyo. Kasi may part ako na nakapalan ko talaga siya. Sabi ko na kailang ganun na ako ay matanggal. So, ginanong ko talaga. Kinuskus ko talaga para matanggal. Kasi na double layer ko yung patong sa product na to. Which is sayang din lang. So, kung ako sa inyo, kung maglalagay ko ng product ng itong bleaching whipped cream. Yung sakto lang, hindi nyo na siya kailangan i-double pa. Okay siya sa akin, mabango siya, and may cooling effect din siya, hindi yung as in matagal na cooling effect. Sakto lang, like nung binababad ko siya, medyo may naramdaman akong cooling effect. Tapos, pati nung binabalawan ko siya, may cooling effect din siya, guys. And, ayun guys, so kung nagtataka kayo, guys, baka magaya kayo sa akin na nagtataka ko bakit yung K-Beauty is iba yung packaging. So, pag ibang packaging, magkaiba yun, guys. So, this one, itong white cover is cream lang siya. Wala siyang exfoliator. So, yung metal yung cover, yung, metal yung cover is bleaching whip scrub. So, pertaining, may ano yun, guys, may mga beads yun. Yun yung nakakapag-exfoliate ng ating skin. So, guys, if interested kayo sa product to, I'll post the link sa ating description box below para alam niyo kung saan ako bumili ng product na to. And then, I highly recommend this kasi pwede siya sa lahat eh. Hindi lang siya sa mismong kamay natin. As in sa lahat, kung maitim yung kuyukot mo, kung maitim yung singit mo, kung maitim yung kilikili mo, or kung medyo may mga dark spot ka dyan sa face mo, pwedeng-pwede siya guys. Or kahit sa mga maiitim na batok, pwedeng-pwede siya guys. Kasi well, nasabi rin naman to sa mga resellers, ayan pa ulit tayo. Sabi ng mga resellers na it's good for lactating, ayan, pati sa mga buntis. So no problem and FDA approved siya, guys. And ayun. So ang napansin ko nga lang, guys, sa kanilang packaging, if i-rate ko tong packaging nila, okay naman siya, but if i-rate ko siya pala guys ng 1 to 10, I rate this 8. Okay. Okay naman siya sa white na packaging kasi parang cream. Pero kasi nakulangan ako about dun sa instruction. Wala kasi instruction na nakalagay dito eh. Yeah, wala siyang instruction. And then yung pagkakadeliver naman product, okay naman siya. Tama sa ako dun kasi nakabubble wrap siya. And ayun lang. And pag in-scan nyo nga ito, guys, pinakita ko naman sa inyo kanina, pag in-scan nyo ito, direct siya sa mismong Facebook page, ayan, ng K-Beauty. So, which is good yun talaga, guys. And, yeah. I'll update you guys within 7 days of using this product. Ayan. Gagamitin ko pa rin siya for 7 days, but dalawang kamay na, and
Magpipicture ako tomorrow ng before and after para yung bukas sa picture ko is yun yung before. Then after 7 days, i-update ko kayo if may changes ba talaga, guys. So, ayun guys. I hope you enjoy this video. If you're new to my YouTube channel, kindly click the subscribe button. Pati na rin po yung bell button para lagi kayo notified kapag may upload akong video. So, ayun guys. If you have questions regarding this product, kindly leave a comment sa comment section. Kasi nagbabasa ako and then nagre-reply po ako. And thank you so much for watching. If you like this video and you find this informative or na-persuade ko kayo about sa pagbili nitong product, kindly like this video and yeah. Thank you so much, guys! Stay hydrated! Bye!